kaganina, may nag-send sa akin. Ano yun, Banat Bay? Sinend sa'yo. Isang matinding, may sinend sa akin ito. Ipakita ko. Ayan. Itong Premier Shinju na umise dito sa Makati Cinema. Eh, may nag-send sa akin. Sabi, oh, oy, may show pala kayo mga ka-girl sa June 30. Anak ng wete. Nainis ako. Sabi ko talaga. Alam mo, wala akong problema doon sa former mga ka-girls eh. Kaya lang, hindi naman sila lahat former mga ka-girls eh. Tinakpan ko na lang para hindi nyo na makita. Di ba? Para hindi naman sabihin pinamemersonal ako. Okay? Ang akin lang dito, may pangalan na nga kayo. Ayan na nga yung pangalan ninyo. Bakit yung pagginamit yung mga ka-girls? Alam mo, ang hindi may... dito ah, napatunayan ko dito sa isang ano na to. Kasi nga, nag-alatulpo ako. So, nung nakita ko to, sabi ko, hindi ko na palalagpasin to. Nakakailan na ito mga ito eh. Hindi lang, nakakailan ng mga bar na gumagawa niyan. Speaking of fake kasi, pinag-uusapan natin yung fake. Ito, naiirita ako dahil fake. Okay? Bakit po? Huwag niyong gamitin yung pangalan na mo, girls. Wala kayong karapatan. Wala kayong karapatang gamitin yan kasi pinaghihirapan yan ng grupo ngayon. Ngayon, ang may kasalanan dito sa tingin ko, yung venue. Bakit po? Dahil, alam nyo nang hindi sila eh. Nakasulat na, linaw na nga former. Bakit nyo pa ilalagay yung Mocha Girls na name? Diba? Alam nyo na eh. Malinaw dyan na alam nyo it was former. And hindi nyo man lang bine-verify. At, eto pa, napag-alaman ko. Kilala pala ako ng mga manager doon. Kasi pinuntahan ko. Eto. Pinuntahan ko kaganina. Ayan. Pinuntahan ko sila. Ayan yung bar. So, pinikturan ko kasi ihahanda na ho natin yung legal steps na ating gagawin dito sa bar na ito. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, medyo paulit-ulit na ang nangyayari to. Alam mo, ako, wala naman akong problema kung sakasakaling mapagbigay naman akong tao. Kaya lang, huwag niyong abusuhin. Huwag kayong abusado. Okay? Dahil hindi naman ho tama yan, mga sir, mga ma'am. Kaya, kanina, sabi ko, nung pinuntahan ko, kung gusto niyong medyo tayo ay magkaproblema, sige, i-retain nyo yan, pero magkakaproblema ho tayo. Dahil sisiguraduhin ko po na ako po ay gagawa ng hakbang para po una-una nasa pangalan ko po ang nasa copyright ko po ang pangalang Mocha Girls at lahat ng nakadikit sa salitang Mocha Girls. So hindi niyo pwedeng gamitin 'yan. So meron po akong legal papers tungkol diyan. So bago niyo pa naisip 'yan, matagal ko na naisip 'yan. Okay? Kaya kanina, nag-alatulpo tayo. Pinuntahan natin mag-isa. Pinuntahan ko 'yung umisi. Oh, sabi ko talaga. Ganda ba mga babae nyo dito? Oh, sabi ko talaga. Maganda ba mga babae nyo dito? Oh, sir, maganda mga babae namin dito. Mocha Girls, nandito sa Friday. Sabi ko sa kanila. Oo, sa Friday, nandito Mocha Girls. Ito walang biro to. Hindi ko nga lang na-video yung part na yun eh. Sabi ko, nandiyan Mocha Girls sa Friday. Oo, sir, nandito Mocha Girls sa Friday. Kaya, pakita na nga mga babae nyo. Okay, silip-silip ako ng mga babae. Pwede bang makausap ko yung manager nyo? Kinausap ko na yung manager. At sinabi ko sa kanya, sir, by the way, ako po pala si manager ng Mocha Girls. Actually, pagkita sa akin nung mga doon, nagulat na. Na-recognize nila kasi siguro yung mukha ko, mukhang Mocha Girls. Nakita nila ako. Tapos hindi mo na mapintay mga mukha nila. Hanggang sabi ko, ano ba gusto nyo, sir? Kasi maliit lang naman ang industriya natin eh, di ba? Maliit lang naman ang industriya natin. Konti-konti na nga lang ang nagsusurvive na bar eh. Gusto nyo po aatapang magka-problema legally. Kung ayaw ninyo, pakibura na lang ho yan, pakitanggal na. So, yun na nga ang ginawa nila. Sinabi ko naman. Kami naman sir, wala naman din talaga kaming alam dyan. Ako hindi ko yun kasi alam na magkaiba pa din. Oo.
tayo, ano lang din naman din. Sir, alam nyo magkaiba, nakasulat na nga former Mocha Girls eh. Niloloko nyo naman ako eh. Huwag ako. Tayo, pero meron nagsabi sa inyo na... Hindi na dapat ilagay yan. Oo. Ako, wala. Kaya tumawag ako eh. Kaya sabi ko. So, ayan ang pinuntahan ko. At napag-alaman ko kung sino ang nagpalagay niyang pangalang mo, Mocha Girls. Bilang na ang iyong kalayaan. Alam ko kung sino ang nagpalagay niyan. At maniwala ho kayo sa hindi. Hindi ko ho kayo tatantanan. Winarningan ko kayo nung una eh. Sinabi ko na sa inyong wag eh. Diba? Sinabi ko na ho yan. Sinabi ko na wag ho dahil pambabastos ho yung nangyayaring gagawin yung yan. Wala naman akong problema kung gamitin yung salitang former Mocha Girls. Karapatan nyo yan. Di talaga naman kayong former Mocha Girls. Even if yung iba sa inyo natanggal. Sinibak ko. Dahil sa katarantaduhan. Diba? Yung iba, sadyang nag-retire. Pero meron dyan, mga talagang sinibak ko dahil sa kagaguhan. I mean, ito lang kasimple. Kilala mo sarili mo. Ikaw lalaki ka, kilala mo yung sarili mo. Kung talagang may talento yung mga alaga mo, hindi kayo aangkla sa pangalan ng Mocha Girls. Hindi nyo gagamitin ng pangalan namin kung may talento kayo. Unless... wala kayong talento, kaya ginagamit nyo ang kasikatan ng Mocha Girls. Alam mo, ako naaawa ako dun sa mga artist na yan. Bakit? Hindi confident sa inyo yung naglalakad sa inyo. Yung manager nyo, kunwari manager nyo, hindi confident sa inyo. Hindi, isipin nyo na mabuti ito ah. Ay yung mga artist dyan na pinipilit sa inyo ng manager nyo yan. Yung manager-manageran nyo na yan na pinulot nyo lang sa kanto. Ito. Ito lang sasabihin ko sa'yo. Ha, makinig ka na mabuti. Kawawa naman yung artist ninyo. Paano mabibuild ang confidence yan kung aangkla lang kayo ng aangkla sa kasikatan ng Mocha Girls? Diba? Kesa natulungan mo sila. Isipin mo to, kesa natulungan mo sila maging confident pag-practice nyo, ha, hindi puro... kung ano-ano ginagawa ninyo, tandaan mo, hindi mo sila tinutulungan. Ako nga, sa totoo lang, wala akong problema. Binibit-bit yung pangalan namin. Kaya lang, hindi na ako nagsalita eh. Si Mocha na nagsabi sa akin eh. Hindi, totoo eh. Sinabi na sa akin ni Mocha, bye, do a legal move. Daanin mo na sa legal na paraan. Ayaw kasing tumigil. Kasi remember, hindi nyo ang binabastos. Baka kasi ang akala nila, binabastos nila ako. Baka akala nila ang binabastos nila itong membro. Hindi. Tandaan ninyo, pangalan ni Mocha yan. Kaya nga niya na-rehistro yan eh. Pangalan niya yan. So ang binabastos nyo si Mocha. So ibig sabihin nun, pag sinabi sa akin ni Mocha na gawan ko na ng paraan yan, at talagang anuhin na, medyo... ito, sinasabi ko sa inyo, huli ko nang pagbibigay sa inyo ng babala ito. Hindi ko na nga, manager, kung sino man yung hayop na manager na yan, hindi ko na nga pinakikialaman yung pagtatanim nyo ng sabuyas eh. Mahilig kasi sa sibuyas yan, yung kinakain na sibuyas. Kami putok eh, joke lang. Biro lang po yun. Hindi ko na nga pinakialaman yan. Baka akala mo, hindi ko alam yan. Di na nga kita pinatukhang. So akin lang, kayong mga bar, madadamay pa kayo sa kalokohan ng manager na yan. Okay? So, wag nyo nang patusin. At!
Dahil dyan. Eto, magbibigay tayo ng reward. Sa kasino ma makakapag-picture sa mga bar na naandun ng pangalan ng Mocha Girls at ibang picture ang naandun, hindi yung legit na Mocha Girls. Picturean nyo lang. Isend nyo sa akin sa email ko, banatbyofficial@gmail.com. Kasama ng GCash number nyo. Isisend ko sa inyo 1,000 GCash. Picturean nyo lang. Basta may nakita kayong bar na ginamit ang pangalan ng Mocha Girls. Okay? Lagay. Nakalagay dyan, Mocha Girls. Tapos hindi si Baby Jade, hindi si Chloe, hindi si Renzi, at hindi si Mika ang nasa picture. Tapos yung pangalan ng bar, ha? Kailangan nakikita yung pangalan ng bar. Tapos picture nila na may nakasulat doon, Mocha Girls. Bibigyan ko kayo. Picture lang yun. Wala kang gagawin. Picture mo lang. Pak! Isend mo sa akin sa banatbyofficial@gmail.com. Hindi ko ilalabas ang pangalan mo, identity mo, kung sino ka. Basta picturean mo lang yun. Meron kang 1,000 pesos agad-agad. Ha? Bakit natin gagawin yan? Para ilalathala natin kung sinong mga bar ang tanga. Ganun lang kasimple. Kung sinong mga bar ang ginagamit ang pangalan ng Mocha Girls. At may kasama ng ano yun. Siyempre, atin na hong kakasuhan. Dahil nasa amin po ang trademark ng Mocha Girls. Wag po kayong gumaya doon sa... Wag na natin isama yun. Banat Bay, wag mo na isali yun. Sasali mo pa na doon si Yorme. Wag ganoon, Banat Bay. Pati location, Sir Ban. Oh, actually, alam mo kung bakit. Eto ha, including sa Japan. Kasi ho, balita ko, ganyan din sa Japan. Kasi nga ho, hindi naman ho sa pagmamayabang ha. Hindi naman po sa pagmamayabang, kilala ho kasi ang Mocha Girls sa Japan. Kilala ho sa, ang Mocha Girls sa mga umise sa Japan. Sikat ho sila sa mga Japanese. Kaya nga pag sila ho nagsishow at nag-iikot dyan, jump pack ho ang Mocha Girls. At alam ko ho yan. Kasi ho, basta hindi ko nang kikwento mahabang-mahabang kwento. Baka abutin tayo ng mga alas 8 na umaga. So, kilala ho. Kaya nga daw, may mga ibang umise, kahit nandito kami sa Pilipinas, nakalagay doon, live Mocha Girls. Biyase sa Pilipinas kami. Hindi totoo, meron daw niyan. May mga nagre-report sa akin sa Japan mismo, ganun. Tapos pagdating doon, tsaka pagbayad nung hapon, kasi per ora doon eh, pagbayad, tsaka sasabihin, ay, hindi ho makakapunta ang Mocha Girls. Nasa Pilipinas sa Mocha Girls, paano makapunta dyan? Paano makapag-show? Ganun kakawalang niya. Kaya nga, yun lang sa akin, sinasabi ko ho ito, hindi ho para... This is a care. O pagmamahal ko na sa inyo na para hindi na tayo umabot sa ganyan. Para hindi na ho tayo umabot sa hindi magandang kalalagayan. Eh, wag niyo nang ituloy. Anyway, kung naniniwala naman kayo sa mga talento ninyo, 'di ba? Kung kayo naman ay naniniwala na magaling at hindi lang kung ano-ano ginagawa, ganyan ba kasimple-simple? Kung magaling ang grupo mo, kahit anong pangalan ang ilagay mo dyan, maa-appreciate na ng customer. Unless wala talagang kwenta yung grupo nyo. Ganun lang kasimple. Diba? Pero kung meron naman kayong kwenta, eh susuportahan kayo ng taong bayan. Susuportahan kayo ng mga Hapon. Kasi umisi yan eh. Diba? Kaya sana maging lesson na ito, Premium Shinju. Kung ayaw nyong masundan, yung ibang mga bar dyan, wag na wag ho kayong magpapaniwala dyan sa manager na yan na hindi ko alam kung... Pag nakikita mo naman ang itsura niyan eh. Yung itsura niya wala sa hulog. Pag tiningnan mo, manager ba ito? Mapapaganon kayo. Manager ka? O, ganun. Alam nyo na hindi manager ho yan. Diba? Maniwala ho kayo sa akin. Eh, kasi... Apaka-obvious naman kung sino manager ng Mocha Girls. Sino ang founder ng Mocha Girls? Walang iba kung hindi si Mocha Uson at ako. Kung sino, kung nasan kaming dalawa, yun ang original Mocha Girls. Jemari Sakay, maraming salamat po. Kasi nga, lagi niyong tatandaan, Mocha Girls is Mocha Uson. Wala nang iba.
So kung sino yung kanyang kasama ngayon at kung sino yung mini-mentor niya ngayon, even if hindi siya nagpe-perform. Ha? Kasi mini-mentor niya pa rin yan hanggang ngayon eh. Kasama pa rin. Kaya nga nun, di ba, napansin nyo, nagpunta kami sa Japan. Sinama namin siya. O, kasama namin siya. Kasi, ano pa rin yun? Siya pa rin. Bilang founder and manager ng Mocha Girls. Eh, siya pa rin ang may hawak ng Mocha Girls. Kung nasan siya, yun ang Mocha Girls. Wala nang iba. O. Lalaki po ba yan, Sir Banat? Ang alam ko, lalaki. Yung manager, oo. Hindi ko lang alam kung matinong lalaki, pero lalaki. Balita ko. So, yun lamang po. Maraming salamat. Palakpakan naman po tayo.